So may nagtanong sa akin kung paano ko ginawa ito. At yun. So, as nagtatanong sila ng tutorial, actually dalawa lang sila. Tapos upload ko daw dito sa YouTube para daw ano. May mga tutorial sa TikTok kaso hindi siya yung parang accurate ng mismo tutorial lalo na kung bago ka lang sa AE, sa After Effects. Hindi mo magigets agad. So, bibigyan ko kayo ng ano, full tutorial nito kung paano ginawa. So, ngayon, gagawin rin ako ng bagong video. At mag-shoot tayo ngayon. So, ito, gagawa tayo ng new project dito. Tapos, syempre, new composition. Gagawin natin 1080 by 1920 kasi yun ang aspect ratio ng TikTok. So 60 frames per second para mas ano, mas smooth. And just hit okay. So dito gagawa tayo ng ano, new folder at pampang natin photos. So dito sa photos na to, syempre i-drop natin yung mga pictures natin. Yan yung mga nakuha ko. So, yan. Scale lang natin. Tapos, drop rin natin yung Polaroid base natin na dinownload ko sa Google, makikita nyo yan. Yan lang. Drop rin natin dito. So, rinin natin Polaroid base. Base. So, basically, ito yung magiging base mo. Guess nyo yun? Dapat to nasa taas para matakpan yung ano. To papalakin lang natin. So, ito naman, papalitin lang natin. So, since nakikita nyo yung face lang natin. Nakikita nyo yung yun nandun sa taas. Dali lang yan solusyonan. Pinutin nyo lang yung picture nyo dito. Ito yun. Tapos, itong mask tool, pen tool sa taas. G ang shortcut key nya. I-mask nyo lang ng boom. At tapos na. Wala na yan. So, ngayon, ipre-precompose natin ito ngayon. Pagkataas nyan, may Polaroid na tayo. Precompose. Sabihin natin Polaroid 1, Polaroid pick 1. So kita nyo na, ito na yung Polaroid pictures natin. Sabihin na natin yung ano, nandito na lahat ng mga Polaroid natin. So gawa tayo ng bagong composition. New composition. Yan, main to main. 1080 by 1920 pa rin. So, yun lang. Tapos, itong mga edited na Polaroid. Gawin natin ang bagong folder. Edited. Dito natin ilidrop yung video natin. So, yun. Quarter lang natin kasi nagre-record tayo. Baka mag-lag. So, 14 seconds long. Yung pagkapindot ko, pindutin na natin yung Control, Shift, at saka D. Maghihiwalay siya. Parang split siya. Yan, parang split siya. Tapos, ayan. Dito na yung medyo tricky na part. Sabi na rin tricky na part.
So ito, duplicate ulit, duplicate natin tong Polaroid 2 na to. Control D. Yan, naka-duplicate. Ito yung pangalan natin tong main 2. Tapos ito, without background, BG2. So, ito na yon yung mismong ano. Tatanggalin natin yung background niya using roto brush. So, click muna natin to. Yan. Double click lang yung without BG2. Tapos punta tayo dito sa roto brush. So, frame rate mismatch, ada composition to 59 fps to match layer source. Set down natin sa 59.94. So, okay. Dun na, na-fix na natin. So, kung paano palakihin, hold lang control, tapos angat nyo lang yung mouse nyo pataas or pababa. So, ito lang. Itong green, roto brush yan. Kukunin nyo yung ano. So yan, naka-roto brush na siya. At ang gagawin na lang natin ngayon is control, tapos yung arrow key natin na pa-right. Kita nyo, gumagalaw ito. Yan. So, yun lang gagawin natin. Arrow right, arrow right, arrow right, arrow right. Tapos pag may nakita kayong lumagpas, paste sa may keyboard nyo. Pero, dahan-dahan dito kasi baka may mga lumagpas. Katulad dito, medyo pangit na dito. So, ayusin lang natin yan nonte. Yan. So, ito na yung without background natin. Mahirap siya. Mahirap talaga siya mag-route. Oh, shit. Kita nyo yun? Hindi ko napansin yun eh. Yan. Kailangan natin tanggalin yun. Yung roto. Itong pinakamahirap sa lahat. Roto brushing. Kasi kailangan talaga ma-eliminate yung background. So, ayusin lang natin to. Simula doon. So ngayon gagawa tayo dito ng layer, new camera, tapos preset 35 mm. Ayun. So, drag na natin yung mga photos under the camera. Tapos yung scale, paliitin natin. 27. Ganyan. Ayan, 33. Sakto na yan, nakakalaki. Tapos, ngayon, ang gagawin natin, punta tayo dito sa vertical, horizontal, two views. So, click natin to, makikita nyo yung blue dyan. It means nandito yung
source natin, kung dito naman nandito yung source natin. So dito, punta tayo dito sa active camera, top view. Ayan. Kita nyo mo yung mga galaw na yan. 3D layer natin. On rin natin tong motion blur. Yan. Yan. Tapos, pindutin natin yung letter P sa keyboard natin. P. Tapos, align mo kung saan mo gusto. Ikaw bahala. Yan. Tapos dito, P ulit. Ito. Tapos ganito na yung itsura nung Polaroid natin. Ganyan. Yan. Kung gusto mo adjust to. Not that. Ito. Dito. Adjust mo dyan. Adjust mo dito. Depende sa choice nyo kung saan nyo banda ilalagay. Pero sa akin, okay na yan. So ganito yung nakikita ng top view na camera. So, lipat tayo dito. Unahin natin tong pick 13. Since sa 3D na siya, punta lang tayo dito sa Y rotation. At since nasa gitna siya, ganyan na yan. At ito naman, ito. Pick 9. Picture 9. Tayo sa Y rotation. Gaganyan natin siya. Same dito sa picture number 8. So naayos na natin, ganyan na itsura ng Polaroid. At ganito na itsura na nasa, kung nasa top view ka, ito yung itsura nun. Ito yung mismong video natin sa gitna. Sana magets yun yung sinasabi ko. Pagkatapos nun, punta tayo sa may layer, new, null object. So sa null na object na to, ito yung mismong rotation natin. Lahat tong pictures na to, i-rotate mo. Ito ay parent natin dito sa null. Yan, naka-null. Naka-parent na sa null. Tapos ngayon, gagawin na lang natin is yung animation ng null. So, ang gagawin muna natin dito, pinutin natin yung P. Tapos, separate natin yung dimension. Yan. Naka-separate na ang X and Y dimension. So, ang kailangan lang natin dito, ang Y position. Oh shit. No. Kailangan na natin dito, Y position and Y rotation. Ba't rotation lang, rotation? Rotation. Y rotation. So, ito na yung keyframe natin. From 0 to 132. Tapos ito, position. Lagay natin.
negative 1000. Lapit natin to para pag ganyan to 400. Ito ba ba? Yan. Perfect na yan. So, keyframe assistant. Easy ease. Magkaroon ng illusion, di ba nasa likod lahat ng background ng polaroids natin, punta tayo sa pick number 1 hanggang pick number 6, I mean pick number 9 hanggang dito, or ito 8 hanggang pick number 13. Angat lang natin sila doon sa may without background. Kita nyo ng illusion dyan. Balik tayo sa null. Dito. Nice lang natin. Nice lang natin. Tapos yan yung animation niya. So ngayon, pagkatapos niyan, pre-compose natin lahat. From camera hanggang Polaroid. Right click, tapos pre-compose. Open a new composition. Final. Pangalan ng final. Punta tayo sa main. One view, tapos active camera. Pagka ganun, ganyan, cut na natin, i-cut na natin ito, Ctrl-Shift-D, tapos, clear. And then, kita nyo na yun, yung illusion na yun. Pagka ganun, effect, tapos color correction, lumetri color, basic correction, temperature, kaganito na just natin tint. Temperature 99, basta magva-violet siya. Tapos balik tayo dito 0.
Yan. And then, tapos na tayo. Control S natin. Save. New Polaroid. Tapos, Control M. Kung ayaw nyo mag-shortcut key, punta lang kayo composition, add to render queen. Tapos, mag-con tayo, quick time. Tapos, RGB. Basta huwag nyo nang galawin yan. And, hit OK. Tapos, punta kayo dito. Saan nyo si save? New Polaroid. Final output. Tapos, render nyo lang.